Mga sir, dito po tayo. May ginagawa tayo ngayon. Gagawin tayong Samyong. Baliktad raw yung battery. Baliktad raw niya yung battery. Kaya titingnan natin. No? Kasi kabadong kabado siya eh. Yan po, yan. Check po natin yan. Yan po ano, tingnan nyo po palagi yung malaking fuse. Po kayo kagad kakabahan. May black light ako dito. Hanggang putol. Putol, kailangan magkaroon muna to. Ha? Kailangan magkaroon muna to bago natin to yan o. Kasi ito lahat dumaan yan bago pumasok sa system, dito muna dumaan. Kaso lang problema, wala tayong fuse na ganito, wala tayong makukuha. Extension! Mga sir, ayan. Hinang na rin po ito. Ayan. Ganito pong mga EFI, nabaliktad nyo yung battery, huwag po muna kayong kakabahan. Ngayon, ang una nyo pong gagawin, tanggalin nyo yung pagkabaliktad. Tanggalin nyo yung pagkabaliktad, tapos, ibalik nyo sa normal. Pag nabalik niya sa normal, sure ball, walang kuryente yan. Hanapin niyo po muna yung mga main fuse. Yan, ang mga main fuse po, tulad na sabi ko lagi, yung malalaki yan. Yan, tingnan niyo po kung pumutok yan. Yan, tulad nito, yan po ang pinaka main fuse niya, 125 ampere. Bago pumunta sa full system yan. Kaya yung sa mga EFI system, ganun din, sa mga manual, ganun din. Kaya hihinang po muna natin ito, pansamantala. Kasi nakahinang naman talaga yan, no, before pa nabaliktad. Nakahinang na yan. Yan, kaya siya, si Sir ang salarin. Ako pa'y kinabahan, kundi dahil po rito sa Game Master, akala ako sabog na yung computer. Yun pala, lahat ng sabi ni Kani ko, pinakaba ako. Ito, ibang klase po ito. Ilang beses na sagip yung buhay ko ng tao ito. Di ba? Totoo naman. Hindi naman po. Sakto lang. Muna na, istak ako ron. Sino sum... Lagi na lang nabidiskrasya itong sakyan na ito. Oo nga. Hindi kayo sumasagip eh. Alam mo kagad na, brother. Trabaho namin. Kumusulta sa dalubhasa, huwag yung haka-haka, di ba? Oo. Makalalo ka tuloy magka-cancer eh. Yung sa tunay na huwag yung katulad yan. Kasi nga, kasi alis kami bukas. Sabi ko, baka maglalakad itong mga to. Kasi nga lang, wala akong traffic. Uwi ko lang din, galing ako pamilya. Umit ako na. Meron din dumarating na. Tapos? Ano ito? Pina-check mo na ito sa iba? Alin? Yan? Simula nung ano, hindi na nagkasakit yan. Hindi, ngayon, na pumutok ang fuse. Wala! Ikaw lang pinuntang ko. Sabi ko, kung sakaling hindi yan nakaandar, hindi ako sasama bukas at aking magdadalang hati. Sila maglalakad papunta doon sa resort. Ulan eh. Oh my, kumakalaban pa ulan. Kaya nga napagkamali ko dahil sa ulan kanina. Nandito ako dyan sa ulan. Gahabol ka, nandi ka mabasa. Ano bang sisirain ng ganyang klaseng pagbabaliktad mo? Una, fuse. Ngayon, kapag hindi pumutok ang fuse mo, sirain niya wiring mo. Sa wiring muna rin, bago makapunta yung pinaka sa computer. Hindi, doon na, diretso na yun. Computer na talaga. Sa akin na. Pumatibay yung fuse, hindi pumutok, no? Mm. Lumaloy pa rin yung ano, di ba? Mm. Pero yan talagang pumutok, no? Pumutok. Oo, hindi na mauulit yun. Sinatagang maulit yung susunod pag naulit po yan. Matay na. Nah. Lesson learned. Oo. Yun naman eh. Kaya ako
carburetor, hindi naman sumisig ganito, hindi nagbibigay ng madalit, wala ang sakit na ako. Ayan po, kabit na natin ha. Normal na po yan. Ayan. Ayan, gumana na raw sa loob. Computer daw yan. Mali ko dyan sa computer na yan. Okay, kinabahan. Kala ko, computer ang masisira. E, ibang klase ho talaga itong doktor ng motor na ng sasakyan na to. Dito po ako na hindi po, matututo tayo sa pagkakamali ng iba. Kaya, lang kaya share yung experience po na to. Kung naraw uulitin uli, baka susunod, eh hindi na ma-revive. Baka di na ma-revive. Ayan po no, kapag nangyari po sa inyo yung ganito, huwag po kayo agad kakabahan. Ngayon, tatawag kayo ng mga electrician, tatawag kayo kung kaya nyo naman kalikutin. Kalikutin nyo yung pinaka-minor lang naman, fuse. Yun lang naman po, no? Kasi yung experience po ni sir, eh, lesson din po sa atin to ng mga nababaliktad ang battery. Hindi yung tatawag tayo agad ng, ganun, masusunog yung nasunog na yung wiring ko, nasunog na yung computer, baka sa hindi po ganun. Kasi dinisign ng kung ano yan, dinisign ng mga engineer yan na talagang ano, talagang nakaplano. Talagang advance, nag-advance na sila dyan. Pag nabaliktad ang battery, meron na silang ano agad na fuse na nilagay. Ngayon, ang gagawin nyo po kapag ganyan na repair yung fuse, syempre palitan nyo. Para kapag ano, kasi kapag ang kaya po ang fuse, hindi talaga yan nirerekta. Kaya nga fuse, wag na wag po tayo magrerekta ng fuse. Kasi po, pag nirekta nyo yung fuse, dalawa lang yan. Hindi niya kayang putukin ng fuse. Sisirain na niyan yung wiring mo. Kung masaklap yan, hindi wiring mo, sirain yung computer box. Computer, yun. Yun po ang nangyayari dyan. Kabit po natin itong battery. Kaya talagang dapat eh, ano na, no? Mag-ingat sa pag-ano. Maingat. Pagtaktak na itong negative positive na yan, maraming sisirain po yan. Marami talaga. Hindi po kit may doktor, makukulit tayo. Magkano ba yung computer ko kung sakali ko? Ano yan? Nasa 50 mahigit. Ang brand niya. 50 mahigit po yan, mga ganyan. Makakuha ka ng surplus mura-mura. Dahilan bago ba nasisira isang computer na isang sakyan? Nasisira ang isang computer dito sa ganitong klaseng ano. Nasisira ang computer na sasakyan ganito. Shorted ang wiring mo. Ayun. Nagdikit-dikit yung wiring mo, nasusunog yun si Bax kasi lahat dun pumunta. Ayun. Pangalawa, jumper ang fuse mo. Kunyari, fuse mo, napagpalagay natin, 125 amperes lang yan. Naglagay ka ng hibla rito na sobrang kapal. Ibig sabihin, more than 125 amperes. Hindi na niya puputukin. Hindi niya puputukin yan. Kaya ngayon... Nananinipisan mo yan. Hindi, normal lang yan. Okay lang yun. Kasi tingga lang naman yan eh. Ang tingga kasi sa oras na mag, ano siya, magpuputo lang yan. Ayun, mandar na. Yeah, yun po ang nasisira ang computer natin. Tapos syempre, yung bukod doon, yung shorted wiring, yung ilulubog mo sa baha, yun yung, ano, yun yung di mo dapat gawin sa mga ganitong, ano. Tapos yung ano, engine wash. Pag na huwag nyo rin po gagawin yun, lalo ng mga naka-EFI kayo. Hindi pa po pwede. Pupunta ko nga yung mekaniko ron, sasabihan ko, nagawa na yun. Wala na rin pag-asa kasi sabog na yun. Sabog ba? Sabog. Grabe naman yung sabog na yun. Yan, the moment of truth. Pupunta ko yung resort. The moment of truth po, i-start na yun, sir. Mag-i-start kaya? Check engine? Wala. Yung nga lang. Unlock mo. Start na nga, brother. Yes. Under na po, mga sir. Under na po, mga sir. Tantuwa siya, akala niya siya computer niya. Oh, Diyos ko. Mandar na, mandar na. Check po natin yung charging kasi muna po kung sisirain kapag nabaliktad ang battery diode ng alternator. Pero check po natin si charging kung okay naman. Okay. Charging. Okay, good. Good ang charging? Good ang charging. Good ang alternator, no? Good ang alternator. Walang nasira. Maliban sa fuse. Ah, pwede niya rin palang sirain ang alternator. Sisirain niya yung alternator kasi may rectifier yan. Hindi pwede mabaliktad yan. Kukontra yung diode. Pero hindi niya nasira. Hindi niya nasira.
Kasi nga pumutok agad si fuse, yun yung kagandahan kapag ano. Okay. Gagawi ako, magkano ba ano? Okay na po no mga sir. Sangyong to Korea. Dito BMW. Sangyong po yan. Yun po nangyari, nabaliktad ng battery si sir. Ngayon nagpunta siya sa shop, akala niya sira na yung computer. Kasabi yung mekaniko, naku sira na yung computer mo. Sira na yun, nabaliktad mo ng battery. Ngayon, kapag po nabaliktad battery, tulad nga po sabi ko, huwag po kayong magpapanik. Ibalik nyo, tanggalin nyo yung battery. Ngayon, ganito po kasi yan. May nabaliktad ng battery na napirmis mo. Kumbaga, naihigpit mo siya. Yun, nahigpit mo siya. Tapos, nagulat ka bigla na wala ng kurente. Ngayon, ganun din po. Check mo yung ano, check mo yung kanyang mga fuse. Check mo lahat ng mga fuse may pumutok yan. Hindi lang malalaki, maliliit. Ngayon, nakagawa naman po ako sa truck. Ganito po ang sitwasyon, no? Nabaliktad niya yung battery. Ngayon, umaandar pa rin. Yun, umaandar pa rin. Ba't po siya andar? Kasi si starter, kahit po baliktad, aandar siya. Pero, wala kang mga ilaw, wala kang mga accessory, lahat wala, starting lang. Ganun po mangyayari. Kaya, ang gagawin niyo po ganito, itama niyo yung si battery, itama niyo si battery, itama niyo lahat, pati mga fuse, i-check niyo yung charging. Kasi una pong sisirain pag nabaliktad ng battery yung alternator ninyo. Kaya yun lang po no. Kaya yun po. Sa 777 pa rin po kami ni Kuya Elmer. About po ginagawa po namin. Share po namin sa inyo. At yun po. Pa-like and share. Subscribe na rin po sa channel po namin. Para sa more po na guides and tutorials po namin para sa inyo. Kaya God bless po.